morning mga boss, mga lords, good morning. Okay, so ngayon mag-update ako sa aking incubate na Rhode Island Red na fertile eggs, no? Sa aking incubator na 30 pieces capacity. So since ay 24 lang yung nakulik ko sa isang linggo, So, yun lang ang aking napa-incubate. Ngayon, nag-candling ako, hindi ko nabidyohan noong ika-10 days. So, ang nangyari ay ang anim ay walang similya. So, ang naiwan na lang is 18 pieces. So, ngayon, March 6. Ayan o, March 6 na. Ayan, March 6. So, ayan, nilagyan ko ng E or end ng incubation period. So, expected ngayon, bukas at sa hanggang sa Saturday, no? March 9 ay mag-hatch. So, sika 18 days, no? Last 3 days nito ay i-disconnect na ang kanyang motor or turning, no? Turner or motor i-disconnect sa kanyang main module. So ngayon, disconnect ko siya kasi ika 18 days. So, at lagyan din ng screen kasi itong screen dala din ito sa pagbili. Itong screen, no? So ayan ha. So tingnan niyo sa loob, 18 pieces na 'yan. Pero kanina nahulog yung isa na nabasag yung seal. Pero binalik ko lang dyan. Iiwan ko, nahulog. So, mahats naman siguro yan. So, 18 pieces na lang yan. So, meron na siyang screen. So, naka-disconnect ang motor sa turner, egg turner. At ngayon, meron kayong nakita na wire up ganito, no? So, ito yung aking humidifier, no? Humidity. Okay, so ito yung humidity controller o monitor. So, maliit lang to, di battery, maliit lang yung battery nito. So, mabibili sa online. So, ngayon, para ma-monitor natin ang humidity, no? So, binilhan ko ng monitor ng humidity. So ngayon ay meron tayong 69%, no? Ang humidity sa ating loob ng ating incubator. Okay? So ito, no? So baka naman Pepsi. So ito yung reservoir, no? Tubigan. Automatic to siya, no? Kasi meron siyang hose. So, konti na lang tubig. Pag maubos ang tubig, ilalagyan, no? I-refill. So, ngayon, konti na lang. Pro last 3 days na lang. Pero siguro, kaya pa yan hanggang sa 3 day. Kasi mag-evaporate kasi yan. Mainit kasi sa loob. So, ngayon, nasa, ayan. Ang ating, ano, is 37.9. Ayan, napatay siya din. Bumuhay siya sa 37.8. So, ito yung standard na temperature ng ating incubator, 37.8. Pag bumaba ito ng 37.8, pag bumaba siya, nakastady na yung ilaw. Yun, ayun, no? Bumaba siya sa 37.8 o 37.5. Example, so ito ay mag-steady na. So ngayon, ibig sabihin, nag-blink siya, pero hanggang dito lang siya. Pag umabot ito ng 37.9, ay mamamatay ito. So ito ay nasa fan, itong may green na umiikot. Ito ay ang fan. So dito naman, ito ay sa egg turner. Mag-green ito pag panahon na mag-turn siya ng 45 degrees. Sa loob ng 9 seconds, no? 45 degrees. So, every 2 hours. So,
Hindi natin na timing nga na mag-turn ito kasi every 2 hours depende sa pag ano. So hindi ko na monitor pero nag functional naman kasi nilagyan ko ng mark na o X ang yung itlog para malaman ko na talagang nag-turn. Okay, nag-turn siya ng 45 degrees. So, okay naman. So, ngayon, ika-18 days. So, disconnect na siya sa kanyang module. Hindi na siya magagamit. Last 3 days, i-disconnect siya. So, nilagyan din ng screen para sa hatching. Okay? So, ang kailangan nito ay hanggang 85 ang kanyang humidity. So 65 to 85. So ngayon nasa 71. Okay ito, no? 71% ang kanyang humidity. So maghintay tayo kung successful kung lahat ma-hatch kasi siguro hindi siguro lahat mas basta tingnan lang natin, i-update ko kayo kung mag-hatch na to. So ito since meron tayong nakaabang na portable na 12 volts battery. So dito siya ilagay, no? 12 volts. 12 volts DC, direct current. So ito. So meron siyang wire. Pag mag-brown out, since pag hindi ko nito ay naka-brown out ng isang oras at ito ay nagamit. Pero nalubat din kasi yung charger nito matagal dumating sa online. Okay? So, since ito ay first time natin, so sana ay yung 18 pieces na yan ay mag 100%. Sana. Eh, so, hindi na tayo umasa sa native chicken. Sa native na huluhano, pagpalimlim, meron na tayong incubator. So, sa gusto pa lang mag bibili ng aking itlog. Aking itlog. So, ito rin aking, ano. So, ayan. Meron na akong nakulik na 13 pirasong pertel. Ito ay pambinta. Non-pertel. Yung doon. Dito, pertel. So, pagkatapos mag-hatch, ito kung successful ay sasalangan naman ng bago. Okay, so ganun yan. Mabilisan na to. So, ayun. So, ayun na mga boss. Subscribe naman dito sa aking YouTube, Entrepreneur TV. Mga boss, kung first time ka nag panood sa aking vlogs, dito sa Facebook, sana ay mag-comment naman kayo, mga langga. No? Mag-react, mag-comment. Okay? Suporta naman sa ating video, no? Para gaganan ako ba? Ilang linggo na hindi na ako nag-vlog kasi nawala ng gana dahil walang reaction, walang engagement, walang comment dito sa Facebook. Anong nangyari kay Facebook? Kasi dinilagyan niya ng boss post. Okay? So, ganun pa man ay patuloy, no? Tuloy tayong mag-vlog kahit pakunti-kunti. Hindi naman ganun kadami, tawag nito. Araw-araw ang pag-vlog. So, may content lang, no? Hindi tayo napipressure, ah. Wala naman tayong commitment ni Facebook. Kung mag-monetize tayo, maganda. Kung hindi, maganda din, no? Basta nakashare tayo ng knowledge. Okay, so update ko kayo sa pag pisa nito. Pag lumabas na yung CC nito. Okay? So, ito lang. Ingat mga lods, mga boss.